For today's video, explain natin kung bakit kailangan mo nang magkaroon ng Android TV box. Meron rin kasi tayong TV na nasa bahay. Mahilig na tayo sa mobile phones. Mobile phone na yung number one na ginagamit ng mga tao. Yung TV natin, hindi na natin na-upgrade. Mga hindi pa naka-smart TV dyan, itong bagong produkto natin. Ito yung nagko-convert ng non-smart TV into a smart TV. Simple lang to. Iko-connect mo lang sa HDMI port. Magkakaroon ka na ng Android na OS sa TV mo. Para rin siyang PS5 or any game console. Ang ginagawa lang niya is more on Android apps. Since this is a Leap S3, unlike previous generation na mga TV box, medyo mabagal sila. Ito is nakaka-stream ka na ng 4K, tapos meron pang LAN port, dual band na Wi-Fi, and mataas yung RAM, tsaka CPU niya. So, easy yung 4K streaming. Aside sa YouTube, Netflix, and other devices or other streaming apps, pwede na rin. Disney, or saan ka nag-avail. Yung pinaka-importante dito na ginagamit namin, mas madali kasi itong mag-upgrade compare bibili ka ng TV na smart. Imagine that 50,000 yung TV compare sa non-smart na 50-inch TV na nasa 20+ ngayon. Plus, ito na bundle, bibilin mo lang siya, kakabit mo, magiging smart na yung TV mo. Aside sa smart, pwede ka mag-play ng games dito. The best part is you can use it to stream sa YouTube video kay. By the way guys, encourage ko kayo mag-YouTube Premium. Bakit? Sa halagang 250, makaka-stream na ako ng 5 accounts. That's for the family. So 5 accounts, pwede na kayong mag-video kay na walang ads. Kaya YouTube Premium yung pinaka-the best choice right now. Kasi aside sa video streaming, video kay pwede rin. Tapos yung music sa YouTube, pwede ka ng offline tsaka playlist. Wala ring ads. Kaya yun yung kagandahan ng YouTube Premium. By the way, this is not a paid ad, but I encourage because I've been using YouTube Premium ever since YouTube started. Kasi yung ads nga ngayon, nakakairita na. So the more you pay, 250 lang for a month, tapos i-enroll mo sa family, so marami na, up to 5 devices. So enroll mo lang yung mga sub-accounts. Bali, ako lang pa-pay. Tapos yung mga sub-accounts, yun, 5 na sila. So yun yung kagandahan. Tapos pwede ka nang mag-video kay ng latest song. Wala nang upgrade needed. Ito yung video kay stream era. More on streaming na tayo. Kaya since streaming na tayo, ibig sabihin real time na yung mga internet connectivity. Aside nun, kailangan mo ng mabilis na internet connection. Around 50 Mbps would be enough para sulit na sulit. Tapos 4K streaming, 50 Mbps, ito na talaga yung kailangan mo. Kaya kung hindi ka pa nakabili nito, ito yung latest natin na binibili. Available, meron tayong mga products dito. This is not a sponsored video, but this is more of how I resolve my non-smart TV into streaming. Aside din rito, dito rin nag-stream yung mga kids ng YouTube Kids, and pwede ka rin mag-install ng parental guidance para makontrol mo yung anong content na pinapanood ng mga kids mo. Kaya ito yung kagandahan pag naka-Android device ka. So, by the way, kasama na rin dito yung remote control, HDMI cable, tapos yun, 4K Ultra HD streaming, YouTube, Netflix, Amazon Video Prime, Disney. So, ito lang yung pinaka-official na mga channel na ginagamit. So, meron rin, previously, meron akong Xiaomi, the Mi Box S, but recently, since may nakita ko na mas better, tapos meron na siyang LAN port, para mas stable yung connectivity mo, ito na yung binibili ko na recent. So kaya bumili ako ng 3 para ito na yung ano, sinishare natin sa YouTube. Alright. So video key, mahilig sa video key dyan, pwede na kasi siya. Mas mabilis mag-stream
online ng videoke compare sa ibang platform. Kung meron pa kayong MIDI disc, so yun, ito na yung modern. Dapat kasi tayo nag-upgrade din sa technology. Aside sa ano na kasi ngayon, streaming. So goodbye na yung mga cable services. Kaya more of internet na tayo. Internet, so music, video, and any other device. So comment lang sa mga questions sa baba. By the way, sealed to kasi binibenta ko to ngayon. So for now, this is the product and the best kung napanood nyo yung mga other videos ko about Google, since integrated na siya, pwede na siyang ma-voice command sa remote. Then yun nga, Chromecast enable na rin. Anong kagandahan ng Chromecast? Kung meron kayong phone, tapos gusto nyo i-share sa TV, pwede ka nang mag-Chromecast kasi naka-enable. As long as meron kang ganito, Chromecast enable, yung phone mo, naka-connect sa same network sa wifi nito, so pwede ka nang mag-share ng video sa phone, i-remote mo siya pack. So pwede mo nang ibato sa TV. Anak, panoorin mo tong video sa YouTube, sa Facebook. So ito yung ginagamit natin para sa Chromecast. Yun yung kagandahan pag mga Android yung device mo. Meron ring, although meron ring equivalent sa Apple. So for now, ito lang. Alright.